Right, ito na po ang update sa ating paggawa ng pambot. Ayan. Ang ibang tuktok, tuktok po ang tawag nito mga kapatid, ito. Itong nakatayo na parang nakahilira sa gilid ng pambot. Ayan. Tuktok po ito. At ngayon, nagtira po si Papa ng dalawang piraso. Yang dalawa na yan mga kapatid. Parang ganito po. Yan lang po ang paraan ng pagbutas mga kapatid. Kinuha lang po ang ginuhit lang ang yung ibabao na kuan na tuktok. Iginuhit tapos inilagay diyan sa kasko. At itong nakatayo dito, yung nakikita nyo na nakatayo, hindi pa po yan fix kasi kulang pa yan ng epoxy. At ito rin maging itong pamaong. Ito na po ang final na itsura ng pamaong. Ngunit kulang pa ito ng epoxy. At ito po may isa pong diferensya na nagkamali po mga kapatid. Kung nakikita nyo, ayan, hindi po sila balance itong nauna. Itong nauna, kukunin po ito, ililipat dito. Kasi ang naging diferensya po, ang tuktok na ito, lumabas po dito kasi hindi nakuha ng pamaong. Tingnan nyo, ito po ang guhit. Yan. Yung guhit na yan, yan po ang sentro ng pamaong. Kasi dito po yun didikit ang plywood. Ito lumabas, so ililipat yan dito. Para itong gilid na ito, dito po siya sisentro sa guhit. Ayan na po yung sinasabi ko kanina. Yung lumabas. Dito lumabas konti yung tuktok. At ngayon inilipat para talagang sapul niya yung pamaong. So ganyan lang po ang pamamaraan sa pagbutas niyo ng mga kapatid. Kung bibilangin natin kung ilang tuktok lahat ito. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32 lahat mga kapatid. 16. Yan. So ayan na po, na ikabit na lahat ng tuktok. At yan. At ngayon, ito na po ang ating matutunghayan. Ito na po, ipipix na po ang pagkabit ng pamaong. Kasalukuyan na pong nilalagyan ng epoxy.
Ito na po ang pinaka-final. Ipipix na. So ayan na po, pinupuno po ang bawat side ng bawat side po nilalagyan ng epoxy. Yan. At sa hindi pa alam, ito po ang gagamitin mamaya pang lock. Ito, kawayan. So ayan na, nilalagyan na po ang lock. Opya. Kagisan pa eh, katagakun pa eh. So ayan na, tapos nang mailagay ang kabilang dulo, ang panguna na pamaong. So ayan na po, tapos na po andito sa harapan. At doon na po, at doon naman sa kabilang dulo, doon sa panghuli. Ang isusunod dito naman tayo sa bandang puwit ng pambot. Saluyo po sa likod na bahagi ng pambot. Ayan na, kasalo ko yan na pong nilalagyan ng epoxy. Awal lewat pun tak saya pun.
Ayan na po, tapos na po mailagay ang dalawang pamaong. So, andito na tayo ngayon mga kapatid. Ito po, nakikita nyo na po, nakatayo na po yung mga tuktok. Ito po yung tuktok na part ng pambot. At sa ngayon, hinahalo na po ni Papa yung gagamitin na epoxy. At liban sa epoxy, nilalagyan niya po ng thinner na pala. Liban sa epoxy, nilalagyan niya ng thinner. Ang sa ganun, hindi po kaagad tumigas. Isa po yung paraan o sikreto para hindi madaling tumigas yung epoxy. Ang paglalagay ng thinner. At sa ngayon po, ang matutunghayan natin, yan, kung nakikita, no, nakikita nyo, yung tuktok ay hindi pa po matatawag natin na pantay. Kumbaga, ang iba sobrang tayo, ang iba sobrang higa naman. So, sa ngayon, matutunghayan po natin ang pamamaraan kung paano isinasagawa ang tama at saktong paglalagay ng tuktok. So ayan na po, sinusimulan niya na pong i-fix ang mga tuktok. At kung nakikita niyo may dalawang butas ito. Inalis niya po, inilipat niya kasi pag ito ang susundin, mahirapan po sa pag lagay ng plywood papunta dito sa pamaong. Kaya at kanyang inilipat para po magiging madali lang po ang pagkabit dito sa plywood na gagamitin. Dili na na siya lansangan pa. Ganun po pala. Sa paglalagay ng tuktok, wala na pong pako na inililagay. Kundi epoxy na lang po ang nag-hold. Pero talagang napakatibay naman ng epoxy. Tingnan nyo, may epoxy na nakalagay sa butas. Tapos yung ibinabao na kahoy, puno rin ng epoxy. Ayan. Sok doon ang yung distansya ni pa. Ano sok doon pa ni mo distansya dili ra. Ha? Ah, once tarikan. So, ayan na po, apat na po ang nalagay.
So ito po mga kapatid, kung nakikita nyo, di ba may guhit, may ginuhit po. At yan po ang ginawang pattern sa pag-ukit ng butas na ito. Yan, kagaya nito, tingnan nyo. Yan. Para po pagbaon, yan, talagang sakto po. Itong nakikita nyo na parang sobra mga kapatid yan. Mamaya pag lalagyan na ito ng parka, parka po ang tawag sa plywood na inilalagay dito, ginagawang dingding o bungbong. Ito, kinukuha pa po ito para naman ang plywood ay dito po babaon sa susunod na mga pangyayari. Diyan natin ito makikita. So ayan na po, inaayos na po ang talagang tindig at forma ng tuktok. Malay na ikuwanta, iskulahan, parang yung barog. Yan, mga sisiw natin mga kapatid. Masigla po sila. Ha! So, ayan na po mga kapatid. Katatapos lamang po lagyan ng epoxy ang mga tuktok. So, ayan na po. Katatapos lang lagyan ng epoxy ang lahat ng tuktok. At sa ngayon, kung nakikita nyo, hindi pa po pantay ang forma ng tayo ng ating mga tuktok. At ngayon dito po natin makikita kung paano at anong gagawin ni Papa. So ito na po mga kapatid, inaayos na po ngayon ni Papa ang kung gaano at paano ang anggol ng tuktok. Hindi po pala basta-basta ang paglalagay ng tuktok mga kapatid. Ang paglalagay madali lang po, ngunit ang pagbibigay kung at pagtatansya kung gaano kahigda o gaano po siya kung gaano po ang talagang eksaktong sukat na kanyang gagawin, yan po mga kapatid. Mayroon po siyang ginagamit si Papa na para pong eskwala na gumagalaw. Nang tinanong ko siya kung ano ang pangalan, hindi niya po alam. Kasi para pong kusa lang po siyang ginawa mga kapatid para sa ganito talagang disenyo sa paglalagay ng tuktok. Kung alam niyo ang pangalan niya, kung alam niyo po kung ano ang pangalan nito mga kapatid, ito mga kapatid. Comment down below mga kapatid. Nang sa ganun malaman rin ni Papa kung anong pangalan nito. Alam niya kung paano gamitin ito mga kapatid, ngunit hindi niya alam kung ano ang eksaktong pangalan. Talagang kusa lang pong idinisinyo ng gumagawa ng pambot ang ganyang klaseng mekanisim.
Yan, kung nakikita nyo po, yan. So, ayan na po, unti-unti na pong pumuporma ang mga tuktok, mga kapatid. Talagang gumano na po siya, para na po siyang duyan. Yan, kuhang-kuha na po ang iba. Ngunit ang iba, bumabalik pa po. Ito po pala yung sinasabi ni Papa, talagang hindi po madali ang pagkuha ng eksaktong sukat o anggulo ng tuktok. At natutulungan lamang po siya gamit yung eskwala na gumagalaw. Noong hindi ko pa alam ito, mga kapatid, hindi ko pa nakita ang mekanisim na iyon, talagang nasabi ko, paano kaya kukunin? Mata-mata lang ba ang gamit or may gamit talaga? At ito na nga, dito natin nalaman na may ginagamit po pala sila na isang mekanisim na parang eskwala na gumagalaw. Yan. Yan po yung eskwala na gumagalaw. So ayun nga, kung sino po yung may alam kung anong eksaktong pangalan yan, comment down below na lang, mga kapatid, nang sa ganun malaman rin namin kung ano talagang eksaktong pangalan yan. Bubalik lang pa, no? Ang uba na, umubalik yun pa, bangilan? Ako, makuha, ang batsula na lang mukuha na ano niya? Muganoy. Yan, tingnan nyo po, mga patid, yung kabilang side. Kumbaga parang naiayos na po. Talagang maganda na pong tingnan. Hindi kagaya dito sa kabila. Dito sa kabila, o, tingnan nyo, para pong hindi sila nag-straight line. Ngunit sa kabila, naayos na po. Kuha na po yung kanyang forma. At ngayon, silipin muna natin yung ginawa kahapon. Kahapon po yung naglagay tayo ng pamaong, mga kapatid, yung nagdugtong dito. Yung pagdugtong natin, kahapon po yun. At ngayon, ibang araw naman yung ngayon. At ito, matigas na po ito. At ito nga yung lock niya. Permanent na po itong lock dito, mga kapatid. Puputuli na lang ito dito. So yung nakikita nyo, mga kapatid, yung tinatalian ni Papa, kanina hinila po namin yan, ngunit talagang bumabalik. Ang isa pong technique o isang paraan, mga kapatid, para ginamitan na po ng isang paraan, mga kapatid, para po siya ay yan. Kuwang pa pa? Kuwang. Anak? Yan. Itinali po, mga kapatid, kasi bumabalik siya eh. Higot siya pa. Higot pa. So ayun po, ang isang pamamaraan, itinali po nang sa ganon, hindi po siya bumalik. So ayan na po, tapos nang malagyan lang ipuksi ang tuktok. At yan, ina-align na lang ng kunti ni Papa. At kung nakikita nyo, yung dalawang gulong na yan, yan, nakatali po ang dalawa, kasi bumabalik po siya pag hindi tinatalian. At pag tumigas na yan, ang susunod naman ay paglalagay ng parka, yung parang dingding ng pambot. Parka po ang tawag. Yun naman ang isusunod pag tumigas na ang
mga tuktok na ito. Inigbutang sa plariti pa no, inighuma na sa kuan pa? Inighuma na sa parka? Aw, inig-uga? Hindi po pala parka mga patid. Pasensya po. Yun po palang plariti ang isusunod. Kasi yung itong batsula, itong may kanal mga patid, ito po ang sa itaas. Dito sa gitna, may ilalagay pa po na plariti. Yun po ang isusunod pagkatapos na matuyo na ito. So, ito po yung ginamit ni Papa kanina mga patid. Ito, yung hindi namin alam kung anong eksaktong pangalan. Parang magkatulad lang po sila sa eskwala. Ngunit ang eskwala, fixed po siya. Hindi magagalaw. Ito, tingnan nyo, magagalaw po siya. Ito lang po ang kanyang control, yung nut. At ito, yan, kung nakikita nyo, mayroon po siyang parang sakuban. Yan, dito pala baliktad. Yan po, para po siyang kutsilyo mga patid. Yan, papasok lang dito. Yan. Ayan na po siya, parang batanggas.